Ang pagbibiyahe mula Manila patungong Cagayan Valley Region, sa pamamagitan ng bus, ay umaabot minsan, ng higit kumulang, 12 oras. Ngunit mas mapapabilis pa ito, sakaling matuloy na, ang matagal nang inaasam, na Manila-Tuguegarao Railway Project. Plano ngang buhayin muli, ang Cagayan Valley Railway, o CVR Project, na siyang nakikitang maglalapit sa Pilipinas, sa mga leading trade partners ng bansa, na Hong Kong, Japan, South Korea, at Taiwan, dahil na rin sa strategic location ng Cagayan Valley. Mula Metro Manila, hanggang Tuguegarao City sa Cagayan, ay may layong nasa 482 kilometers, na kung saan, maaring bagtasin ang konstruksyon ng naturang proyekto, ang mga nagtataasang mga bundok ng Caraballo, at malalaking ilog gaya ng Cagayan River, na kayang-kaya ng gawin, sa tulong na rin ng mga modernong teknolohiya at kagamitan, sa pagpapatayo ng mga riles ng tren. Tinatayang umaabot sa taas na 500 meters above sea level, ang bundok na bubutasan, para sa proposed 10-kilometer, Caraballo Mountain Tunnel. Sa mga ruta nito, planong buhayin muli, ang inabando ng North Line, at e-rehabilitate ang North Luzon Railways Corporation. Ang mga ruta sa timog ng San Jose, ay gagamitin ang mga naabando ng riles, gaya ng Tarlac to Muñoz, Nueva Ecija, at ang Balagtas-Cabanatuan Line. Dahil sa binabypass din ito ang Tarlac, ay nilalapit nito ang Cagayan Valley Region, ng 16 na kilometro lang sa Metro Manila. Ang Cagayan Valley Railways Authority o CVRA, ang minumungkahing mag-operate ng naturang Cagayan Valley, Metro Manila Line. Kung sakali, ang CVRA ang magpapatakbo ng 467 kilometers main line, na magkakaroon din ng 3 branch lines. Ito ay ang secondary line na Ilocos Line, na babagtasin ang Northwest Coast, ganun din ang Sierra Madre Line, na magdudugtong sa Cagayan at Ilocos Region, at mga linya sa Cordillera, gaya ng Tabok-Kalinga, Banaue-Ifugao Lines. Ang proposed Cagayan Valley Railway Extension Project, ay nagsimula noon pang 1880s na magsisimula sana sa San Jose Nueva Ecija, hanggang sa Tuguegarao sa Cagayan. Sisimula na sana ang konstruksyon nito, noong mid-1960s, pero hindi natuloy matapos abandonahin ang Tarlac Line, at mapunta ang pondo, sa pag-upgrade ng Maharlika Highway, kabilang ang existing PNR lines noon. Ang unang 196 kilometer ng North Luzon Line, ay binuksan noong 1892, na mula sa Maynila, patungong Bulacan hanggang Dagupan sa Pangasinan. Isang Spanish Royal Decree naman, noong 1882, ang nag-uutos sa paggawa ng extension nito, mula Balagtas, Bulacan, hanggang Tuguegarao, Cagayan, at isang linya papuntang Bicol. Noong 1906 naman, apat na branch lines ang naidagdag, kasama ang Balagtas-Cabanatuan Line, na siya sanang pinakamalapit na rail track, sa Cagayan Valley. Noong 1929, nang ma-extend ito sa San Fernando, La Union, at matapos ang 10 taon, ay sumunod ang linya papuntang San Jose, na nasa paanan lang ng Caraballo Mountain, na mas naglapit pa sa rehiyong Cagayan. Plano na rin noon, na e-extend ito sa Bayombong Nueva Vizcaya, hanggang Apari, na magdadala sana ng mga pasahero at mga kalakal.
Taong 1950 naman nang i-authorize ang MRC na i-rehabilitate ang North Line mula San Jose hanggang Echague sa Isabela. Taong 1951 naman, nang pamunuan ni dating Pangulong Ramon magsaysay ang Manila Railroad Company, na mas kilala ngayon bilang PNR, bago siya naging presidente noong 1953. Sa panahon ng kanyang pamumuno, ay na-extend ang linya ng North Line sa San Fernando La Union, hanggang Bacnotan. Taong 1957 naman, nang pondohan ang San Jose to Tuguegarao Project, sa halagang 78 milyon pesos, na siyang inaasahang magtutuloy na, sa nasabing proyekto. Nagsimula na rin noon ang construction activities, mula Cordon sa Isabela, hanggang Tuguegarao noong 1961, kasama na ang planong pagbotas sa Caraballo Mountain. Kabilaan rin noon, ang pagpapatayo ng mga rail sections mula Cordon, hanggang Enrile Cagayan, pero noong 1965, nahinto ang lahat ng konstruksyon. Makalipas ang ilang dekada, ay muling isinusulong ang pagbuhay, sa proyektong ito, at malaking posibilidad din, na gawin itong isang high-speed rail, na kayang tumakbo sa bilis na 250 hanggang 300 kilometers per hour, kung ikukonsidera ang mga bagong teknolohiya, at ang distansyang tatakbuhin ito. Kabilang sa mga probinsyang maseserbisyuhan ito, ay ang mga probinsya ng Bulacan, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Isabela at Cagayan, na kung saan, magmumula sa Tutuban ang unang istasyon nito, at magkakaroon ng mga istasyon sa San Miguel Bulacan, Cabanatuan at San Jose sa Nueva Ecija, Bayombong sa Nueva Vizcaya, Santiago Cahuayan at Ilagan sa Isabela, at magtatapos sa Tuguegarao sa Cagayan. Sa kasalukuyan, ay kabilang sa mga pinag-aaralan ang planong ikonekta ang naturang ruta nito sa Clark. Sa ngayon, ay nananatili pa rin itong plano, at pangarap ng buong Rehiyon 2, kabilang na ang probinsya ng Nueva Ecija, na mabibenepisyuhan din, ng proyektong ito. Inaasahan naman, na sa mga susunod na administrasyon, ay isasama na ito sa mga pangunahing proyektong pang-imprastruktura, sa oras na matapos ang mga kabi-kabilaang konstruksyon, ng Metro Manila Subway, Mindanao Railway, Cebu Monorail, at iba pang mga linya ng MRT at LRT sa Kamaynilaan.